Hi guys, welcome back to my channel. This is again Doc Larry Meñano for another video. So for today's video, wala tayo sa outdoor ngayon kasi guys, medyo syempre delikado, iniingatan natin yung sarili natin at galing na naman akong duty. Mag-iisip na naman tayo. Nag-isip ako kung anong pwede kong i-content ngayong MECQ. Sa mga nagtatanong pala guys, ang CARTIMAR po ay open ngayong MECQ. Nagtanong po ako doon sa isang shop na via online. Follow niyo siya, TJM Pet Shop doon sa may Aqualan. Ngayon, pero ang i-discuss natin today is about the top breeds ng dogs dito sa Philippines. So, nag-research ako talaga dito guys. Eto, may listahan ako. Dito natin malalaman kung ano nga ba mga top breeds na inaalagaan dito sa Philippines. Not necessarily guys na baka may magtampo sa inyo bakit wala yung breed ng aso nyo. Pero lahat ng aso talaga guys, equally important sila. Pag for parent kayo, kahit anong aso yan, napaka-importante sa inyo yan. So nag-research ako, nakalagay dito kung ilang taon ang life expectancy nila, kung ano mga ugali ng mga dogs, kung gaano sila kalaki, kung hanggang saan sila pwede, hanggang anong size sila pwede lumaki. So, nandito yung listahan ko. Sana maintindihan ko lahat ng mga sinulat ko. So, let's start, okay? So, ayun na nga guys. Ang unang aso natin nasa listahan ko ngayon, ito nga pala guys, galing ito sa iba't ibang site na internet. Pinagsama-sama ko lang kung ano mga ugali ng mga aso, kung anong mga characteristics nila. So, ang unang dog, first dog na di-discuss natin is yung Beagle. So, alam, kilala naman natin yung Beagle kasi napaka-distinct ng features nila. So, ang Beagle ay ang meron siyang life expectancy of 9 to 11 years. 12 to 15 years pala with 9 to 11 kilograms in weight and about 33 to 41 cm in sa laki. Ang mga Beagle guys ay galing sa UK. UK ang origin nila. Evenly tempered sila, napaka-intelligent. Malakas yung they have incredible sense of smell. Eh napaka-energetic sila, happy and playful. Ang pangit lang sa Beagle is kapag dahil nga ano sila very playful and meron siyang incredible sense of smell, they tend to overeat. So kailangan talaga bantayan sila ang mabuti ng mga fur parents diyan. So ayun lang guys, yun ang masasabi ko about the Beagle. The next dog is yung toy poodle. Yung poodle guys, may tatlong klase ng toy poodle. You have your miniature, you have your medium, and you have your standard poodle. You have your toy, you have your miniature poodle, and you have your standard poodle. Poodle has a life expectancy of 12 years. Tapos ang origin niya is sa Germany and France. Tapos hypoallergenic sila guys. So kung naghahanap kayo ng mga hypoallergenic dogs, poodle is one of the best dogs for you. Ang toy poodle ay lumalaki hanggang 24 to 28 cm with 2.7 to 4 kilograms. And then yung miniature poodle, your mini poodle, as a height of 28 to 35 cm with a weight of 7 to 8 kilograms. And your standard poodle na nakikita natin sa mga monarch dyan na mahilig mag-alaga ng poodle. Ang standard poodle ay nag-range sa 45 to 60 cm and 21 to 27 kilograms. So sobrang laki niya. Yung poodle, one of the most intelligent dogs nga sinasabi nila. Napaka-energetic and they are not aggressive.
they tend to be excited all the time. Yun ang masasabi ko sa toy poodle. So, ang next dog naman natin na i-discuss is yung napaka-distinctive feature sila. So, ito yung aso ko talaga. Meron yung aso ko nandoon sa bahay namin. You have your pug. Yung pug is from China. So, the pug weighs at 9 kilograms with 30 cm. And 30 cm in a life expectancy of 12 to 15 years old. They are not hypoallergenic. They are popular because of their squash face and yung wrinkles nila sa face. So, in early, sa China dati, sinasabi nila ang poodle, kapag mas malalim ang wrinkles nila at ang folds, mas good luck daw yun sa China. So, they are happy and affectionate dogs. But sobrang kukulit talaga nila, as in yung aso, oh, sobrang kulit nun. Pero as they grow old, syempre, nagiging tame sila, nagtitaper down yung pagiging excited nila. Minsan, they are very stubborn talaga. Very stubborn, but they are very clever. Sobrang sweet ng mga aso na to. So, yun lang for the pug. Ang next dog naman natin ay ang Pomeranian. So, ayun na nga guys. Ang next dog natin is yung Pomeranian. Sorry, sobrang bago ligo. Pomeranian. So, sabi nila for parents na may mga tao na sabi na huwag ka mag-alaga niyan kasi sobrang ingay ng mga Pomeranian talaga. But for me, they're just very excited, very, very energetic, and very intelligent. Kaya siguro ganyan. They weigh at 1.9 to 3.5 kilos with 20 cm in length with 12 to 16 years life expectancy. So, they're very, minsan they're very stubborn with, they are extroverted, intelligent, sociable, and very playful talaga. So, ang problema lang dito sa Pomeranian, para silang mga madam, para silang mga prinsesa talaga. Kasi ang mga Pomeranian, they need maintenance talaga, lalo sa fur, sa fur nila. So, they need a fur parent na talagang medyo hands-on sa kanila. So, sa mga breeders dyan, syempre, dapat talaga, aalamin talaga natin kung bibili kayo ng dogs. Bibili kayo ng dogs, pero better mag-adapt din kayo kasi may mga dogs na kinakailangan talaga ng fur parent. Marami dyan, kahit anong dogs, pare-pare sila, equally important sila. Guys, so, ayun nga, pag Pomeranian, kailangan hands-on kayo and talagang very pasensyoso pa, malawak ang pasensya nyo. Tapos all dogs pala, kailangan regularly nyo dinadala sa vet yan. At saka, lagi nyo, dapat kompleto lagi yung vaccine niya, updated lahat. Okay? So, ang next dog natin ay ang tinatawag nating wolf-like dog, which is your Siberian Husky. Yung Siberian Husky, syempre, galing siyang Siberia. Ang Pilipino nagustuhan nito kasi dahil sa wolf-like appearance niya. And wolf-like appearance, but they are very, very tame. It grows 50 to 60 cm with 16 to 27 kilograms in weight with 12 to 15 years life expectancy. So, ang Siberian Husky, they are very intelligent and very friendly, but they are very alert. They are watchdogs talaga, guys. They are clever. They are very athletic. Kaya minsan sa mga first-time fur parents daw, ang na-experience sila sa mga Siberian Husky is nakakawala sila minsan sa mga fur parents nila. Yun yung mga pinagtatanungin ko lang. Tapos, syempre, makapal yung coat nila. Ang coat ang makapal, so they need to have air cooling system. So, yan din isa sa nahihirapan ang mga fur parents dito sa Philippines. Kasi, Philippines is a tropical country, kaya kailangan nila ng air cooling system kasi nahihirapan sila, naiinitan sa sobrang kapal ng fur nila. So, guys, kung they are very friendly and good with kids naman, kahit ganun sila kalaki,
sa mga hindi ko nababanggit yung mga breeders kaya na baka sabihin nyo na kulang yung sinasabi mo, syempre, pasensya na po kasi kung ano lang po yung na-research ko, yun lang po ang masasabi ko. Pwede po kayo mag-comment sa comment, you can comment down below kung ano pa ang pwedeng kung masabi sa mga aso. So, tulong lang tayo guys. Ayun na, para matuto tayo lahat. Thank you. Ang next dog natin is your napakadami din merong ganito. Very friendly, very very intelligent dog. It's your Labrador Retriever. So, a Labrador Retriever is from they are one of the most popular dogs in the world. They are called Fisherman's Keeper dati. And they are very they grow 55 to 62 cm with 25 to 36 kilograms with 10 to 14 life expectancy. So ang mga Labrador is good manner, very persevering and very hardworking dog. Napaka-intelligent yan. So napaganda ng kung gusto mo ng hardworking dog, kung gusto niyo it can play tricks, Labrador is a good one. Tapos watchdog din siya. Very loyal talaga sa may-ari niya. Okay, guys. So, ang next dog natin, guys, is your Chihuahua. Ito, guys, ang Chihuahua ay isa sa mga pinakamaingay na dogs. Kung nakikita nyo, marami rin may Chihuahua na aso. Very, very little dogs. They grow up 15 to 23 cm with 12 to 20 years in life expectancy, growing at about 1.5 to 3 kilos. And they are from, origin is from Mexico. They are small in size, guys, but big in personality. So, walang asong maliit. Talaga, small siya, pero maliit man ako, pero nakakapuwing din. Ganon ang personality ng Chihuahua talaga. They are very affectionate but tend to be aggressive to strangers. So, kung nakita yung Chihuahua, di ba, very, ano sila, parang matahol sila talaga sa ibang tao. So, but they are very alert and very small. They are small watchdogs talaga. They are very good in apartment-style houses. So, sa kung may nagtatanong pala kung anong mapagkain, they have yung mga pagkain sa susunod, i-vlog ko yan kung anong mga types ng pagkain ng mga aso. Yung iba, minimix nila yung dog food and mga table food. Yung iba, pure dog food talaga. Yung iba talaga, pure table food. Depende yan sa ano, sa nag-aalaga talaga, guys. Pero sa akin doon, kasi naglalagas kasi yung fur ng aso ko. So, talagang dog food talaga nung una. Pero, nung nakita ko parang naglalagas siya, pinalitan ko yung dog food. Tapos, minsan nahaluan ko ng table food. Sa mga breeders, pwede nyo ko tulungan kung anong pwede kong gawin sa aso ko. So, ayun nga, that's it for your Chihuahua. Tapos, hindi sila hypoallergenic, guys. So, ang hypoallergenic pa lang natin na na-discuss is your toy poodle. Okay? Ang next dog natin is your Chow Chow. So, Chow Chow, maraming nyo ganito. They grow in 46 to 56 cm. They are very, 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 distinct. They have very distinct features. They grow, their weight is 20 to 32 kilograms with 9 to 15 life expectancy. They are very aloof, ibig sabihin kapag pag nilambing mo sila, parang wala silang pakialam. They are very, very loyal and very independent. They are very quiet dogs, but they are not hypoallergenic. Their origin of the country of their origin, the country origin is China. They have cat-like personality, very aloof, parang pag kinuddle mo, sobrang sweet nila and sobrang loyal nito sa ano. They tend to be territorial, ang personality ng Chow Chow, and they tend to be aggressive to other people. So,
masarap pag-alaga ng chow chow, lumalaki lang talaga. Pero kung apartment type kayo, hindi para sa inyo ang chow chow kasi lumalaki. Pero may mga nag-aalaga talaga guys ng mga chow chow kahit sa apartment. Sobrang cuddle, parang gusto mong kakuddle, pwedeng-pwede to sa inyo yung chow chow guys. Okay? Ang next dog natin is your German Shepherd. Yung German Shepherd, sobrang maraming may alaga nito. They grew in 55 cm to 65 cm with 22 to 40 kilograms. They are very intelligent, obedient, and loyal. Despite guys ng kanyang, ito madalas nang stereotype, ibig sabihin na judge. Kasi mukha siyang matapang talaga, pero ang mga German Shepherd ay napaka-sweet, very affectionate dogs, and very loyal sa kanyang owner. So, yun ang easy to socialize to other dogs din siya. So, yun lang para sa German Shepherd. So, ang next dog natin is your French Bulldog. Yung French Bulldog natin, marami din may alaga nito na they have this, sino ba naman hindi makakilala, isa distinctive bat ears ng French Bulldog, di ba? Dalagang nakatayo talaga ng ganun guys, French Bulldog. Tapos they are very relaxed, very intelligent, and easy, para easy siya, pwede siya sa apartment style, and they don't need much exercise guys kasi hindi sila pwedeng napapagod talaga guys. Tapos they are very excellent watchdogs. They grew 11 to 12 cm with 8 to 9 kilograms and 11 to 14 life expectancy years. So, very good, very, very loving. Talagang gusto nila, it's like lap-like dogs na parang laging gusto i-cuddle sila. Very sweet and very excellent watchdogs. So, sa mga ang naranasan ko lang sa mga French Bulldog is sa mga ganyang mga type of mga bulldogs, madalas sila magkaroon ng skin diseases kapag hindi na alagaan. Kailangan pag pinapaliguan sila, kailangan make sure na tuyo sila lagi. Okay? And they should have regular check-ups sa vet talaga. So, yun lang para sa French Bulldog. So, ang last nating dog na i-discuss is your Shih Tzu. Yung Shih Tzu, sobrang dami talagang, may time talaga dati around 5 to 10 years ago na sobrang nag-boom talaga yung breed ng Shih Tzu, to the point na kahit saan ka magpunta may nakikita kang Shih Tzu kasi they are very small dogs and they are very affectionate dogs. They are very playful and they're very clever and madali siyang dalhin kung saan-saan. Ang problema lang sa Shih Tzu, ang naging problema dyan is parang na-overbred sila. Parang hindi na nakita ang importance ng Shih Tzu. But they are very intelligent dogs. Shih Tzu grew 4 to 7 kilograms, 20 to 28 cm, and they have a life expectancy of 10 to 16 years. They are hypoallergenic dogs. So, dalawa ang hypoallergenic dogs na na-discuss natin na pwede sa may mga asthmatic or may lung diseases like your poodle and your Shih Tzu. They are very huggable talaga guys and talaga madig-alagaan. So they are apart, pwede siya sa apartment guys. So yun lang, so naka-discuss tayo ng 11 dogs today. Sa mga hindi ko na-discuss guys, comment down below kung ano yung mga asong hindi pwede gusto nyo i-discuss ko. Pwede rin kayo mag-comment kung ano mga aso nyo, kung ano ang pwedeng kung idagdag sa vlog ko, kung ano mga ugali ng aso nyo. Siyempre, dogs are like people lang talaga, na iba-iba ang personality, iba-iba ang characteristics, iba-iba ang mga needs, iba-iba ang mga wants. So, lagi natin tandaan na ituring natin ang mga dogs na parang tao, kung paano nyo itrato ibang tao, paano nyo itrato ang family nyo. Treat them as your family. Maybe kahit binili siya, in-adopt nyo siya, pare-parehas lang silang importance. Kung nga pala, yung sa kung breeds na aso, hindi ko nga pala nasulat kung mga nagpapa-shoutout. Sa mga nagpapa-shoutout, sorry, next vlog na lang guys, sorry. Medyo hindi ko na nakita yung mga comments nyo ngayon. Kasi galing ako duty, medyo busy.
I-discuss ko next time yung mga pupunta. Try ko pumunta sa CARTIMAR ulit or sa Chendisitas para i-discuss kayo yung maybe after MECQ na kasi medyo mahigpit nga sila. Baka kailangan ng quarantine pass, syempre. Ayun lang, comment down below kung ano ang mga gusto nyong makita pa, kung anong gusto nyong makita pa na animals na gusto nyo i-feature ko sa vlogs ko. So, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel, Larry Meñano. And basta, kung may katanungan lang kayo, comment down below. And try ko sagutin lahat ng mga comments nyo. So, yun lang guys. Bye for now, mga pet lovers. I hope na mayroon kayong natutulan kahit papano. Yung shoutout pala sa mga sa website na kinuhanan ko, Daydream Big Dog, or iba-ibang kinuhanan ko yung mga ano. So, pwede nyo siyang basahin dyan, dogs, kung gusto nyo malaman ng mga iba pa information. Okay? Bye, guys!